Good morning, mga mamsi. Ako na po si Doc Marky at Pedia Talk na naman po tayo Q&A with mamsis tayo ngayong morning na ito. So, the Bald Kingdom Meet po tayo ngayon, mga mamsi. And i-discuss natin about Big Kiss. So, yung mga agam-agam nyo about Big Kiss. Kasi may mga tanong din po ako sa aking mga comments and Q&A about Big Kiss po. So, ang tanong is, nire-recommend po ba na mga pediatrician ng Big Kiss? And the answer is, no. So, back anyway, ang Big Kiss po yung nilalagay dito kapag bagong panganak ang sanggol. So, para siyang binder. Kung sa buntis po, may binder kapag na CS. Sa mga babies po, traditionally po, meron pong Big Kiss. Honestly po, nung bata ko, may Big Kiss din po ako. And then, yun nga po, ano nga pa ang purpose ng Big Kiss? Siyempre si mga lolo, si lola, si nanay, si tatay, traditionally, nilalagyan po ng Big Kiss ang mga sanggol. Ano ba ang purpose ng Big Kiss? Sabi ng aking lola, ang Big Kiss daw po, nung mga aking kabataan, nung ako isang sanggol pa lamang, ay nilagyan daw po ako ng Big Kiss para po protection daw po sa kabag. At the same time, pag babae daw po, ay nakaganda ng curve, ng belly, ng sanggol. At the same time, ang Big Kiss daw po ay para ma-protection daw po ang pusod para hindi daw lumuwa at hindi daw ma-infection. Yun ang sabi ng aking lola. That's the traditional myth. So, balit at upward, kami mga pediatrician, mga doctor, we don't recommend po ang Big Kiss. Bakit po? Kasi nga po, ang Big Kiss po, kapag sinuot ng bata dito, pwedeng hindi siya makahinga ng maluwag. Kasi nga po, normally, ang mga newborn po, via abdominal muscle po humihinga. So, kapag binigkisan mo yan, lalo na kung mahigpit po, pwedeng hindi, mahirapan po siya makahinga. At the same time po, pwede po ma-infection po ang puso. Bakit? Kasi nga po, yung Big Kiss na ginagamit, tela yan. Kapag naihan yan, kapag na-poops yan, pwede malagyan po yung umbilical cord, yung pusod. So, ang mangyayari niyan is pwede po magkaroon po ng tinatawag natin umbilitis or umbilical discharge na nasa. Isa pa po, hindi po totoo. It's a myth na ang Big Kiss can prevent umbilical hernia or loose-loose sa pusod. So, kapag meron pong loose-loose sa pusod or umbilical hernia, is hayaan na po. Usually, observation lang naman po yan kung hindi malala. And kung malaki naman po yung umbilical hernia or loose-loose sa hernia, pwede po ipa-check up po yan sa general surgeon. Sila po ang may mag-a-advise sa inyo tungkol sa umbilical hernia. Hindi rin po totoo na nagpapasexy ng belly button ng baby, ang Big Kiss. So, proper diet and exercise. Paglaki nyo po, isipin yan. Huwag po pagsanggol. Okay, mga mamsi? Isa pa po, bakit hindi ko nire-recommend ang Big Kiss? Kasi nga po, pwede si baby, pwede magsuka. Kasi nga po, kapag bahala niya, halimbawa, bago po siyang dede, at nilagyan niya ng Big Kiss, may ipit po ang chance na pwede magkaroon ng abdominal bloatedness at pwede po siyang magsuka. Mamsi, I hope nasagot ko ang mga tanong niyo tungkol sa Big Kiss. So, personally, and I'm as a pediatrician, I don't recommend po Big Kiss to all babies po. Maraming salamat po.